Alright, welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video is re-reviewin natin itong ating bagong sasakyan, Toyota Avanza J 2023 model. Alright, yung mukha nito guys is parang nahahawig doon sa Toyota Alphard. So mas pinalaki siya kumpara doon sa naunang Toyota Avanza. Ayan, nakikita nyo yung grills niya, mas pinalaki. Dito naman sa side niya guys, mas marami siyang edges o maraming kanto kumpara doon sa nakikita nyo ba yon. Yan yung Toyota Avanza na nauna dito. So ayan yung model na parang bilog lang yung tsura niya. So wala siyang masyadong maraming kanto na katulad nitong bagong labas na Avanza. Dito naman sa bandang likod niya guys is parang kamukha niya yung Toyota Rush sa likod. So kung papansin nyo, yung kanyang magwheel is bakal pa lang yan. Unlike dun sa e-variant na naka-alloy mags na. So punta naman natin yung loob niya. So dito naman tayo sa loob ng Toyota Avanza J. So kung makikita nyo, ito yung kanyang steering wheel. So wala siyang controls dyan. So halos parehas lang sila ng dashboard ng Toyota Race. So kung magpapalit ka dito ng mga manibela, magpapalit ka ng mga Momo steering wheel, eh wala ka na masyadong i-consider kasi nga wala na mga wirings na tatanggalin. Plug and play na lang yan. So hindi ka na mahihirapan. So ayan, kung nakikita nyo, napakalino nung gauge niya at madali lang siyang basahin. Ito rin yung unit niya, yung head unit, touchscreen na rin yan. So ayan, touchscreen na siya. Tapos ito, wala siyang camera dito. And then ito, nilagay ko na lang yan para meron akong lalagyan ng cellphone. Tapos ito naman yung control sa aircon niya. Ayan, napakarami niyang lalagyanan dito. Tapos syempre, all power na yan. All power na siya. Naka power window, naka central lock. Tapos yan, yung side mirrors niya, all power na yan. Syempre yung upuan, nilagyan ko na kasi ito ng seat cover. Kaya hindi na siya makikita. Pero naka 2-tone yung upuan nito, yung stock talaga na syempre ayoko madumihan. Kasi nga, bago pa. Kaya, ayan, nilagyan ko muna siya ng seat cover. So, ayan yung aircon niya. Meron din lalagyanan dito ng baso. So, ayan, 2-tone. Dito yung ilaw niya. Dalawa yan. Sa likod naman, ganun din. Mamaya, lipat tayo sa likod para mas maipakita ko yung mga specs niya dun sa likod. So, ito may charging port. Ito, may charging port na dyan. Tapos, meron din dito sa bandang baba. Ayan. Meron din dyan charging port. So, ito, may extra lalagyanan dito ng gamit. Tapos, syempre, sandalan na rin ang kamay natin para hindi tayo masyadong pagod. So, lipat naman tayo sa likod. So, dito naman, sa second row nya, gusto natin yung ilaw. Ayan. Ito naman yung controls nya sa aircon. So, ayan. Tapos ito yung labasan. So may ano pa siya, fan, para sa aeroplano to, para na-adjust mo kung saan tatama yung hangin o yung lamig. Ayan, may adjustan dyan. Right, ayan. And then dito sa second row, meron din ditong saksakan ng charger. Ayan guys, dalawa yung port dyan. May saksakan din siya ng charger. Ayan. Hindi na masyado makita rito sa camera kasi madilim eh. Pero meron dyan dalawang saksakan ng charger ng cellphone or kahit anong gusto mo i-charge dyan. Dito naman sa third row, ayan, kasya pa rin dyan yung tatlo. Dito sa second row, kasya yung tatlo. So consider as 7-seater. And then syempre meron pa yun dun sa likod, lalagyan ng mga bagahe kapag magbibiyahe kayo. So ayun, ganun siya kalawak guys. So ngayon punta naman tayo sa may bandang likod para makita natin yung kabuuan niya. So medyo madilim kasi yung panahon kaya hindi natin talaga makita ng maayos. So ito, push button lang. Tapos matik na siya, aangat. Ito yung sa likod niya, yung patungan pa. So ayan, third row, second row, and then sa front. So napakarami talaga masasakay dito. So ayun guys, summary lang natin yung review natin dito sa
bago kong sasakyan yung Toyota Avanza J manual transmission. So ito yung napili ko kasi nga, yun nga, budget friendly siya. Kasi nga ang cash nito guys, 833,000. Pero pwede nyo rin siya kunin installment. Kung magda-down kayo ng mas malaki, syempre mas mababa lang yung monthly nyo, yung monthly amortization. So ayun, kaya ito yung napili ko kasi nga 7-seater MPV. Tapos ito yung kauna-una ang labas ni Avanza ng ganitong model na yun nga, medyo macho tignan, mas marami siyang edges kumpara dun sa isang Avanza na bilog lang yung itsura niya. Talagang mas marami siyang kanto-kanto ba, yung titignan mo talagang parang ginaya dun sa Expander yung design niya. So ayun nga, tapos yung katawan nito guys, meron kasi nauna dito yung Toyota Rush, di ba? So mas maano to, mas malapad ng konti kay Toyota Rush. Siguro mga 1.5 inch or 2 inch. Pero mas matangkad naman si Toyota Rush dito na mga 2 inch din, 2 inch to 1.5 ganyan. Basta ganun lang, sa tansya ko lang yun, pero para sa akin mas okay to si Toyota Avanza J. So ito yung base model ni Avanza. Kaya ito yung unang lumabas. So kakaiba siya dun sa variant na E. Si variant na E kasi, kung mapapansin nyo, meron ano yun, nakamags na alloy na yung mags nun. Hindi katulad nitong Avanza J, is nakabakal lang siya. Anyway, pwede naman natin i-upgrade yan kapag naka-apon tayo ng pambili ng mags, di ba? And tapos, wala siyang camera sa likod. Wala rin siyang camera dito sa rear na salamin niya. So ayun, pwede naman natin palagyan yan. Yun nga, sabi ko sa inyo, mas mura siya kumpara doon sa ibang variant. Kasi nga may mga specs na wala dito na meron doon sa ibang variant. Yun nga lang, pwede natin yun ipa-upgrade. Tapos yung fog lamp, kung napansin nyo kanina, wala pa siyang built-in fog lamp. So pagka may budget ka naman, edi palagyan mo na lang ng fog lamp, makakapili ka pa ng brand na ilalagay mong fog lamp. Tapos sa ilaw naman niya guys, naka LED lights na yan. Yun nga lang, wala siyang daytime running lights. Ibig sabihin wala siyang DRL. Okay lang naman yun, pwede mo naman yun pa-installan. Sabi ko nga, yung mga wala dito sa variant na to, na meron doon sa ibang variant na mas mahal, pwede mo naman pa-install dito sa unit mo. Tapos kagandahan pa nito, meron siyang stability control. Diba? So hindi ka na masyadong mahihirapan. Sa manibela, power steering, napakalambot lang imaneho. Toyota Avanza J manual transmission. Meron siyang 1.3 4-cylinder engine 16 valve. At ang malupit pa dito guys, front wheel drive siya. Unlike dun sa mga typical na sasakyan na gagamit ko before, is yung rear wheel drive siya. Ito kasi si Toyota Avanza J base model is front wheel drive siya. Para sa akin, mas efficient to sa pag-transfer ng power mula dun sa engine papunta rin sa gulong kasi nga front wheel drive na siya. Unlike dun sa rear wheel drive na magta-transfer muna dun sa propeller niya papunta sa differential bago siya mapunta rin sa front wheel, di ba? So mas madali yung pagproseso ng power nito galing sa engine papunta dun sa gulong. At doon naman sa mga nagtatanong kung gaano nga ba kalakas itong Toyota Avanza J manual, at nagtatanong din kung kaya daw ba nitong umakyat ng Baguio, guys, sa mga sasakyan na bagong nilabas ngayon, mga 20, 21, 22, 23, wala nang sasakyan na hindi kayang umakyat ng Baguio. Etong Toyota Avanza J is meron itong 97 horsepower. Napit-napit dun sa engine niya, yung 1.3, 4-cylinder 16 valve. So napakalakas na nun, kahit na ang sakay mo dito is 7, binibasic lang yan yung pag-akyat ng Baguio. And then sa takbo naman, siguro kaya mong tumap speed dito ng 120 to 140 km per hour. And then, base naman sa experience ko, kasi nagamit ko naman na siya ng ilang araw. So, sa fuel efficient naman yung pag-usapan natin, no? Base lang sa experience ko,
pag city driving to guys, pag city driving si Toyota J, Toyota Avanza J, umaabot ng 12 to 13 kilometer per hour. And then kapag ka naman yung rektahan, halimbawa expressway, malayong biyahe mo, aabot to ng 17 to 20 kilometer per hour. Ganong katipid yung Toyota Avanza J manual. Kaya para sa akin, napakasulit na ng sasakyan na to, 7-seater. Kahit na 1.3 lang yung engine niya, napakasulit na nito. Fuel efficient, tapos napaka-convenient pa nung loob, malawak, matipid sa gas. Alright, sa mga gustong kumuha ng ganitong sasakyan, huwag kayong magdalawang isip. Base model lang siya. Yung mga naka-install sa ibang variant na wala pa dito, pwede nyo namang ipalagay yon. Katulad ng magwheel. Kapag magpapalagay ka ng magwheel, pwede pa kayong pumili ng gusto nyo, diba? Kasi bakal pa lang yung nakalagay dito, bakal yung mags niya. And then yung mga camera sa likod, sa harap, pwede naman kayong magpa-install nun. Tapos ano pa ba, yung fog lamp, yun nga yung sinasabi ko. Pwede ka pang pumili ng ilaw na gusto mo. Kasi meron naman siya nakabang na eh. Bali palalagyan mo lang siya ng fog lamp assembly. So kung gusto mong bumili ng bombilya, ikaw na lang din magkabit, palagyan mo muna ng fog lamp assembly bago mo siya lagyan ng bombilya. So hanggang dito na lang guys, sana ay nakakuha kayo ng idea kung anong meron dito sa Toyota Avanza J manual transmission base model. So kung nagustuhan mo yung video natin, huwag mong kakalimutan i-like at hit yung subscribe button pati yung bell para updated ka pa sa mga susunod na review na gagawin natin dito. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.